Hanggang kagabi, nakararanas pa rin ng mga aftershock ang mga taga-Tulana o Tulunan, Cotamato. Ramdam din ito sa mga kalapit na lugar tulad ng Magsaysay, Davao del Sur. Sa ngayon, nakapagbigay na ng tulong ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Pero malaking suporta pa rin ang kinakailangan ng mga naapektuhang residente. Isang linggo na ang lumipas pero dama pa rin ang takot na dala ng lindol sa Davao del Sur. Si Nanay Rosa Bella, hindi pa rin makapaniwalang durog na ang 5 taon nilang pinag-ipon ng bahay ng kanyang asawa. Masama talaga mo. Wala na kaming tirahan. Yung inipon namin, nawala, isang idlap. Dito sa malaking lote muna pansamantalang nagtayo ng mga makeshift na tent ang halos 56 na pamilya kasama si Nanay Rosabella. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang kaba sa mukha ni Gary, isang sundalo. Kwento niya, kasalukuyan silang naka-duty noon nang biglang yanigin ang kanilang opisina. Natatakot kami sa mga kasama ko, maraming na umiiyak, maraming nagdadasal kasi sobrang lakas, ma'am, sa lindol na yon. So yung detachment namin, malaki na yung nabibiyak na lupa. Upang maibsan ang pangamba ng mga residente, naghatid tayo ng mga relief goods, laman ng pagkain, tubig at mga sabon. Ating nabigyan ng tulong ang 2,000 katao mula sa mga barangay ng Malawanit, Tagaytay at Upper Bala. Nagkaroon din tayo ng Kapuso Soup Kitchen para sa mahigit 500 kabataan sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. Patuloy pa rin ang pagtulong natin sa mga residenteng apektado ng lindol.